Magsitay na po ang lahat. Pipa poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Pipa poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica, ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay na walang maliw mong kagalakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan ay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman, ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama.
Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon. Kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihang ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kong nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami yung pangaralan upang aming matutunan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito.
tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbawalan ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang mga bingi at nakakapagsalita ang mga pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Naalala ko po, meron pong laro na ganito po ang tawag. Two truths and a lie. Magsasalita po ang isang tao at magbibigay siya ng dalawang totoo sa kanyang sarili at yung isa ay magsisinungaling siya tungkol sa kanya at huhulaan ng mga kasama niya alin doon yung lie. Kaya ho, two truths and a lie. Sa ating pong unang pagbasa, narinig po natin ang pakipag-usap ni Eva sa ahas. At tila binigyan sila ng two truths and a lie. Sinabi niya, hindi kayo mamamatay. Magiging makapangyarihan kayo, kumain kayo. Sabi naman natin, pinagbawalan kami ng Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, lahat pwedeng kainin, pwede lang, pera lang ito. But they bit the lie. Kumbaga sa atin, nabudol. Maganda ho sa atin, bilang mga Kristiyano, na sa kabila nito, na minsan, we could be mesmerized by lies, flowery words, at minsan ho ay nauuto at naloloko. Minsan ay may two truths and a lie. And we tend at hindi na natin ma-distinguish alin doon ang kasinungalingan. Sa ating mga pagbasa at ebanghelyo, magandang paalala na minsan ang tao na namumuhay sa kasinungalingan para sa kanya ayaw ng katotohanan. Ngunit magandang mapansin na si Jesus sa ebanghelyo pinagaling ang taong bingi at ang taong nauutal ay nakapagsalita ng diretsyo. Maganda rin po no, makita na ang ating Panginoong Hesukristo, kung tayo ay bukas sa pagpapagaling, handa niyang hawakan ang ating tenga, handa niyang hawakan ang ating mga labi, nang sa gayon marinig natin at malaman natin, which is the lie. Kaya nating ma-discern na pag may nagbigay ng tatlong statement na nagbigay ng two truths and a lie, we can discern what is the lie. Kasi alam natin ang katotohanan. At tayo mga Kristiyano, ang katotohanan natin ay ang Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang katotohanan. Kaya ang taong lubos na nananalig sa Kanya, kayang malaman ano ang kasinungalingan at ang katotohanan. At ang katotohanan ipinapahayag sa pamamagitan ng ating mga labi.
Diretso ang pananalita. Hindi uutal-utal. Diretso ang pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa Panginoong Hesus. Diretso ang pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa pananampalataya, whether others would like it or not. Diretso ang pagpapahayag, hindi uutal-utal. Sa ating liturhiya, pinagdiriwang din po natin ang kapistahan ho ni Santa Escolastica. Siya ho ay kapatid na babae ni San Benito. Kung meron ho kayo mga Saint Benedict's Medal, nakatalaga ito kay San Benito ng Nursia, ang kapatid ho niyang babae ay si Santa Escolastica. Tinalaga niya ang kanyang sarili sa katotohanan ng Diyos. Nakinig sa kanyang salita. She was able to discern the truth among the lies. Tinalaga ang buhay para sa Panginoong Hesus Nazareno. At paanyaya din niya sa atin na tayo bilang mga Kristiyano ngayon, bilang deboto ng mahal na pong Hesus Nazareno, ay mamuhay sa katotohanan niya. We are able to discern the lie wrapped around the truth. Kaya nating malaman ano ang totoo, ano ang kasinungalingan, dahil nakikinig tayo sa tinig ng mahal na poong Hesus Nazareno. Hindi tayo nakikinig sa kung ano-anong boses sa paligid natin. Tulad sa unang pagbasa, si Eva ay nakinig sa ibang boses. She was unable to discern the lie wrapped around the truth. Naka-cotton candy, naka-sugar coat. Pero sa loob, may kasinungalingan. Sa atin, mga Kristiyano, alam natin at kaya nating matuklasan ang katotohanan sa kabila ng nagpapakalat ng kasinungalingan. Bakit? Kasi nakikinig tayo sa mahal na pong Hesus Nazareno. Siya ang katotohanan. Bukas ang tenga, bukas ang bibig, pakikinig at pagpapahayag ng katotohanan ng pananampalataya natin. At ito po ang misyon ng bawat deboto at paanyaya sa atin ng mahal na pong Hesus Nazareno. Makinig sa kanyang katotohanan, ipahayag ang kanyang katotohanan. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ang ating itugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi,
Naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Pagsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumika sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay mapagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming ang mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ang iyong anak na minamahal. Ang kabanalang iyong taglay ay hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at kumantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayago natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ordenen Diyos na galis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordenen Diyos na galis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordenen Diyos na galis na mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister na ang katawan ni Kristo. At subo sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y hiyaalay, ang lahat ay ibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko, ang samu ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po.
po ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay lang, mapayapa, ilalayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samu ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, kung kayo po ay merong naitatabing mga lumang palaspas noong nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa aming simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos na ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno, sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa iyong pagsuporta. Pinapalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod
sa minimum public health standards, sila ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo na inyong inupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at tasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilayarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulalhati ka namin.